yon. Mas kakalasan niya yung other woman niya kapag ginawa mo ito. Yes. Well, ito mga utol, ituturo ko sa inyo kung ano nga mabisang technique na para kalasan niya rin or aatrasan niya yung other woman niya once na nagawa mo yung bagay na ito. Okay? Na basically, karamihan ay takot talaga na mapunta yung partner nila sa other woman or matapos yung relationship or baka siya yung mawalan. Yes, and then magsasama na sila ng bago niya or ng other woman niya. Pero ito ngayon, kailangan utol is wag na wag ka talagang matakot. Once kasi na may takot ka, talagang mas lalo kang mahihirapan. So wala kang ibang gagawin kundi yung una sa lahat ay kailangan magparaya ka. Kailangan mong magparaya. Kung may other woman man siya, okay, ibigay mo siya doon. Kuya Kiko, parang natatakot ako. Kasi kung magpaparaya ako, baka hindi na siya bumalik sa akin. Well, ito nga utol, tinuturo ko sa inyo yung tamang proseso. Okay? So, kailangan mo talagang magparaya. Kasi once na hindi ka nagparaya, okay, nakikipag-agawan ka, walang ibang mararamdaman yung partner mo, hindi takot, kundi mas lalo mo siyang pinapapalakas. Mas lalo nyo siyang pinapapalakas kasi dalawa kayo, pinag-aagawan nyo siya. Yes, yun po talaga yung mararamdaman niya. So that's why kailangan is magparaya. Kailangan is isa lang. So ngayong may other woman siya, walang ibang aatras dito kundi ikaw. Okay? And then, yung pangalawa natin is kailangan ay umatras ka na rin. Okay? Nagparaya ka. Binigay mo na siya doon sa other woman niya. Pero kailangan mong umatras. Kung naninirahan kayo sa iisang bubong, let's say, mag-asawa na kayo or nagli-live-in kayo and then nangungupahan kayo or let's say, bahay niya. Kailangan mong umatras, utol. Kailangan mong mag-pull away. Kailangan mong umalis. Kasi, once na, let's say, umatras ka nga, nagparaya ka, pero nandyan ka pa din sa bahay ng lalaki, lalong-lalo na kapag bahay niya talaga yan, ha, is still nandyan ka pa rin sa comfort zone niya. Mas lalo mo pa rin siyang binibigyan ng kampante. Kasi alam niya, nandyan ka pa rin naman sa bahay niya. Hindi ka umaalis. So ngayon, hindi mo siya mabibigyan ng takot. Not unless na may ginawa kang actions, which is yung pag-atras. And then sa pag-atras mo, utol, is dito niya talaga makikita na pursigido ka, na hindi ka nagbibiro, na seryoso ka sa pagpaparaya mo. Okay? And then ito, yung pangatlo natin is, once na umatras ka, kailangan, utol ha, ito, napaka-importante na ito na kailangan ninyong tandaan. Kundi, huwag na huwag kang magparamdam. Kasi pareho lang din ito, na umaalis tayo or lumalabas tayo sa comfort zone niya. Kasi kung umatras ka nga and then still nagpaparamdam ka pa rin, parang pareho lang yan na nandyan ka pa din, na hindi ka umalis. Kasi nagpaparamdam ka pa rin eh. Nangangamusta ka pa, ikaw pa yung humihingi ng sorry, habol ng habol ka pa sa kanya. So again, hindi mo siya mabibigyan ng takot. So paano siya aatras doon sa other woman niya at saka babalik sa'yo? Kung ikaw mismo ay nagpakita na ikaw pa itong may takot. Yes? Ito mga utol ha, actually mahaba-habang proseso to. Okay? Pero, ha, mas maikli ito compare sa ipinaglalaban mo pa yung relationship ninyo. Kung kumakapit ka pa utol, na nandyan ka pa din, okay, nakikipagbatuhan ka pa ng salita sa other woman niya, yung tipong pinaninindigan mo talaga na kailangan mong ipaglaban, na ikaw itong manalo. Ha? Once na ganito yung ginagawa mo, ay mas lalong tatagal yung proseso na aatrasan niya yung other woman niya. Yes, kasi nandyan ka eh. Ha? Pinapalakas mo siya. So mas lalo mo siyang nabibigyan ng challenge. Kasi pagdating sa lalaki, na kapag kayo mismong dalawa, ay pinag-aagawan siya, talagang makakaramdam siya ng mas lalong tataas yung kanyang ego, na ganito pala siya kapogi, na ganito pala yung karisma niya, na ganito pala siya pagdating sa mga babae, pinag-aagawan. Yes. So the more po yan utol, na aatras, at saka mas lalong sasama sa other woman niya.
Yes, na hindi niya talaga papakawalan yung other woman niya. Pero kapag ikaw mismo, tinanggal mo yung presensya mo, yung sarili mo sa kanya, na hindi ka na din nagpaparamdam, nawalan siya eh, natanggalan siya ng isa. Ibig sabihin is, hindi siya ganun kapogi, hindi siya ganun kahabul-habul. Nagparaya ka. Yung tipong parang ikaw mismo ay sumuko na rin sa ugali niya. So dito mo masusupalpal yung ego ng lalaki. Now for sure utol, kapag ramdam niya na ikaw itong babae na nagmamahal sa kanya, loyal, tapat. Ah, tapat talaga sa pagmamahal. Inaaruga siya, inaasikaso. Hindi yung pera yung habol mo, kundi pagmamahal talaga. Well, kung ikaw itong mawawala, ay talagang ikaw itong panghihinayangan niya compare dito sa other woman niya. Kasi for sure ha, sa mga other woman, alam nyo ba kung minsan katawan lang naman yung habol ng mga lalaki dyan. So which is hindi love. So for sure hindi niya makikita dito sa other woman niya yung tunay na pagmamahal. Kasi malay natin yung iba dyan is pera lang din naman ng partner mong lalaki yung habol ng other woman. So kung ikaw naman na umatras ka at tinanggal mo yung sarili mo na yung taong nagmamahal sa kanya ng tapat and then nawala, talaga mas lalo maguguluhan ng mabilis yung partner mo, na mas lalo siya makapag-isip, mas lalo siya makapag-realize na uy, parang ako pa yung mawala na. Baka mawala pa yung tao na nagmamahal sa akin ng tapat. Compare ko dito sa bago lang, sa kinikilala ko pa lang na parang wala naman ako makukuha dito. Yes? So yun po yung tanging sikreto na para mas mapabilis yung proseso na aatrasan niya yung other woman niya. Once na nagparaya ka, okay, umatras ka, at saka hindi ka na nagparamdam. Yun ang puutol, yung tatlong gawain na kailangan mo talagang gagawin na for sure, babalikan ka ng partner mo. Okay? So yun ang po mga utol, alakas na ng ulan. Ah, maraming salamat pala sa inyo. By the way, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, yes, puntahan nyo lang po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM Stucky lang. Ayun, medyo mahaba na yung book natin. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibigawan para malaman mo ang nasayang na pinaglaban ko para lamang di mahirap.